Welcome back sa Pangkabuhayan TV. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tungkol po sa MSME Business Banking ng Union Bank. Ito po ay ang ginagamit kong app ngayon para po i-monitor ang aking in and out na mga payments sa aking negosyo. Alamin natin kung bakit nagugustuhan ko tong MSME Business Banking ng Union Bank compared sa BDO, Security Bank, RCBC, or ano pa ba ang mayroon po ako, mga digital bank. Maganda po para sa akin ang app na to dahil po based po sa experience ko, kung mag-down man ang Union Bank app or mobile app or banking app, ay hindi ito madalas mag under maintenance compared doon sa isa pang app nila, yung regular app nila for savings, ano lang, for savings deposit. Ang MSME Business Banking na ano na app ay exclusive lamang po sa mga mayroong negosyo, dahil hindi po kayo pwede gumamit nito kung wala pong legalities yung negosyo ninyo. Hindi po pwede dito kung ang iyong negosyo ay walang mayor's permit, DTI, COR ng BIR, at iba pang mga supporting documents. Kasi yun po yung mga ne-required po nila para makapag-open kayo ng account na to. Anyway, ang aking account po ay binuksan ko po siya online. Kaso, kailangan ko pong magtungo or magpunta sa pinakamalapit na branch para po sa pagsumiti ng mga ne-require nila na ano na documents. At yun nga, based po doon sa sinabi ko na, ang mga requirements na kailangan talaga nila bukod sa valid ID, which is kahit naman saan siguro na banko ay ni-require talaga yung valid ID, kailangan din po yung mayor's permit or business permit, DTI certificate, and COR or certificate of registration mula po sa BIR. Yun yung pinaka main requirements po para maka pasok kayo sa MSME Business Banking app ng Union Bank. Ang dami pong features ng app na to na wala po sa iba. So dito, kung mayroon kang dollar account, pwede ka rin mag-transact, pwede kang mag-transfer ng pera. At bukod pa doon, supported din ng InstaPay at saka PisoNet. Kaso lang, ang InstaPay nila ay I think 30 pesos ang per transaction, pero walang problema kung malakihan naman ang ginagawa niyong transaction. Pero kung maliit lang, mas lugi ka. Hindi rin advisable na mag-InstaPay ka na maliit lang na mga amount. So, dapat talaga malaki kasi business account mo yun eh. At itong account na to ay nakapangalan sa negosyo mo. Hindi po personal na pangalan mo ang lalabas doon sa app. Yung pangalan talaga ng negosyo mo, kung ano yung nakapangalan sa mayor's permit at TTI, kasama na rin yung COR, yun talaga ang mag-carry na pangalan sa app. Lahat ng transaction mo, yun ang gagamiting pangalan. Bukod pa doon sa InstaPay, PisoNet, pwede ka rin mag-deposit ng cheque gamit ang app nila. So maganda din. Although nung una, hindi ko siya maintindihan bakit laging nag-i-error, pero mayroon pa lang kailangan mong i-adjust, lalo na doon sa pag-crap ng ano, pag-crap. Nagtataka ako bakit nire-reject niya, malinaw naman yung pagkakuha ng picture. Pero doon pala nagkakaproblema sa crop. Kaya sa susunod na mga ano ko, ginamit ko yung technique na yun, hindi na ako nagkaka-error. So mapapansin nyo po, dito sa app nila sa Play Store, yan po yung itsura nila sa app sa Play Store,
So mayroong mga nag-negative dito na comment, which is kailangan talaga na yung app na ginamit mo ay always updated, and then yung cellphone niyo po ay higher version din. Ang ginamit ko po ay Oppo E31. Hindi naman to siguro super high version, pero bihira lang ako nakaka-experience ng siguro inconvenience sa pag-transact ko sa kanila. So far, always on the go talaga yung app para sa akin, at siguro din dahil din sa cellphone ko. At siguro din naka 128 GB na memory. So hindi siya maglalag. And then naka PLDT din. Malaking factor din po 'yun. Kasi kapag yung cellphone mo hindi siya higher version, and then mahina ang data dyan sa lugar ninyo, magmamatter din yon. Kaya mag-i-error din yung transaction nyo. Yun yung pinaka doon. Siyempre, negosyo mo or business account mo, siyempre, kailangan mo talagang mag-invest. Hindi yung mumurahing cellphone lang ang ilalagay mo. Lalo na kung ang mga transaction na pinapasok or lumalabas ay hindi lang tigwawa 1,000, ganon. O siyempre, mas malaki pa doon. Kaya kailangan mo talagang mag-invest din sa gadget para din sa convenient ng inyong transaction. So yan po yung na-experience ko. Mayroon po akong BDO, mayroon po akong RCBC, mayroon din po akong Digibanker ng Security Bank, which is nalilito ako sa Digibanker ng Citibank. Basta, naguguluhan ako sa Digibanker. Pero maganda pa rin naman yung Digibanker. Exclusive lang din po siya sa mga business account. Sa RCBC, although naka-business account ako, pero ang lumabas sa checky ko ay personal. Hindi ko alam bakit nagkaganon yun. And then, sa BPI, mayroon din akong BPI. Kung i-compare talaga dito sa MSME business account na app or business banking na app sa Union Bank, mas ako dito. Hindi ako, siguro magwa 1 year pa lang ako dito sa app na to, pero i-compare ko siya sa lahat ng mga app ng bangko, mas nagugustuhan ko to. At palagi siyang nag-update. At pagkadating naman po dito sa pag-transfer ng pera, marami kang pagpipilian. Yung, of course, Union Bank to Union Bank, PisoNet, InstaPay, mayroon ding tinatawag na PDDTS, Send US Dollar to Local Banks by the End of the Day. Yan. Mayroon ding SWIFT, Send US Dollars to International Banks. Yun yung mga feature na nasa MSME Business Banking app ng Union Bank. Kaya, kung kayo po ay mayroon kayong mga anong tawag dito, certificate or registration sa inyong negosyo, yung binanggit ko kanina, yung tatlo talaga, yung mayor's permit, DTI, at saka CUR ng BIR, kung mayroon kayo niyan, mag-open kayo ng MSME Business Banking ng Union Bank. Mas maganda siya. Ang dali din i-monitor. Updated at real-time po lahat ng mga transaction ninyo. Pagdating naman po sa clearing ng check, ay makikita nyo din po agad, dahil doon sa balances nyo or doon pag i-check nyo po yung account ninyo, mayroon po doong nakalagay na funds in clearing. Malalaman nyo na mayroon pong incoming clearing na papasok sa iyong account. Kaya makapagpondo ka din. Yun po yung kagandahan sa MSME Business Banking ng Union Bank. So, ito lang po yung na-experience ko compared sa lahat ng mga gamit ko pong app ng bangko. Mas nagugustuhan ko si MSME Business Banking ni Union Bank. Ang BDO, ang hindi ko rin magustuhan sa BDO ay hindi po updated or hindi real time yung pagpasok sa history ng transaction. O behind talaga yung sa BDO.
Sa BPI naman, maganda din ang BPI. Gusto ko din yung BPI. Pero wala kasi silang hindi ako nag-avail ng business account sa BPI. Sa Security Bank, yung Digibanker para sa business business account, wala, hindi naguguluhan ako kasi separate kasi yung app nila sa wala siyang app parang web tool lang siya. Platform lang talaga, exclusive para doon sa business account na yon. At wala, hindi ka yung account mo sa business, hindi mo pwedeng i-log in doon sa regular app nila ng Security Bank. Sa RCBC, maganda din ang RCBC, kaso hindi ko alam kung mayroon silang business account. Baka iisa lang din. Iisa lang ang account nila. Pero para sa akin, mas rekomendado ko, kung kayo po ay naghahanap ng magandang app para po sa negosyo, mas prepare ako, lalo na sa support. Ang support po sa MSME, maganda din po. Nasubukan ko na rin na mayroon pong fans na hindi pumasok, nag-reply naman po agad sila sa email. And then, pwede mo din silang tawagan sa hotline, sa toll-free hotline ng Union Bank. So, sa ngayon, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Kung gusto niyo pong magkaroon ng MSME Business Banking ng Union Bank, mag-apply po kayo. Pwede online. Oo, pwede online. Gawin niyo po online and then pag-submit po sa requirements, pumunta po kayo sa pinakamalapit na Union Bank branch dyan sa lugar ninyo. Maraming salamat at kung nagustuhan niyo po ang video na ito, paki-like and share and then don't forget to subscribe and hit our notification bell para sa mga succeeding uploads namin dito sa Pangkabuhayan TV. Hanggang sa muli po, maraming salamat, paalam!